Tampok sa ating unang pagbasa ang mga karakter ni Naomi, Ruth at Orpah. Magbilas po si Ruth at Orpah samantalang si Naomi ay biyana nila. Pare-pareho na silang mga byuda sa lugar ng Moab kung saan na pagpad noon pansamantala ang pamilyang Hudyon ni Naomi. Doon na nga nakapangasawa ang dalawa niyang anak na lalaking Hudyo sa katauhan nga po ng mga babaeng si Ruth at Orpah, kaya naging magbiyanan, magmanugang ang tatlong iyan. Hanggang sa mabiyuda na nga po si Naomi. Sumunod na bang nabiyuda si Ruth at Orpah? Noong panahon yon, kawawa ang mga biyuda sapagkat lalo na sa kultura ng mga Hudyo, nakasalalay ang halaga ng mga babae sa lalaki. Lalo pat wala siyang anak na lalaki. At ganun ang kaso ng tatlong ito. Kaya hindi po pwedeng magsama-sama na lamang sila sa lugar ng Moab at walang gawin ang kahit isa. Pare-pareho silang nganganga. That is why naisipan ni Naomi na bumalik na ng Bethlehem, ang lugar ng mga Hudyo, nang mabalitaan niyang wala nang tagutom noon. Isinama niya si Ruth at Orpah, ang mga manugang niya, pumayag naman yung dalawa. Kaya lang, naisip ni Naomi, teka, ako nga lang pala ang Hudyo, Moabita o mga dayuhan ang aking mga manugang. Mahirapan sila kung sila'y sasama pa sa akin. Hindi na sila makakapag-asawa, lalo pat ang Hudyo ay hindi naman ganun kadaling nakikirelate sa mga hindi-Hudyo tulad ni Ruth at Orpah. Kaya hindi lang sinabihan, inutusan pa niya ang mga manugang niya na huwag nang sumama sa kanya. Dalawang magkaibang reaksyon ang natanggap ni Naomi. Una, yung reaksyon ni Orpah, pumayag ito. Hindi na nga siya sumama sa biyanan niya. Ikalawa, yung reaksyon ni Ruth. Sa kabilang banda, si Ruth ay nagpumilit sumama sa kanya. Sa dalawang reaksyon na ito, mga kapatid, parehong tama, pero mas may tama. Parehong mabuti, pero mas may mabuti. Walang masama sa ginawa ni Orpah. Napaglingkuran naman na niya ang biyanan niya. May sariling buhay din naman siya. Besides, inutusan siya, huwag na kayong sumama, sumunod lang siya. Kaya walang masama sa ginawa ni Orpah. Okay? Pero dakila at mas mabuti, mas maganda yung ginawa ni Ruth sapagkat sumama pa rin siya sa biyanan niya. Yung ginawa ni Orpah ay ginawa na din ni Ruth. Pero hindi nagtapos doon. Dinagdagan pa niya. Hindi niya tinapos ang obligasyon niya kay Naomi na biyanan niya. Kaya kahit na walang masama sa ginawa ni Orpah, mas mabuti ang ginawa ni Ruth kesa sa kanya. Kung i-relate po natin ito sa ating mabuting balita, ito yung sinasabi rin eh. Sapagkat sinummarize ni Kristo ang lahat ng mga batas ng mga Hudyo sa dalawang magkaugnay na batas, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Batas ng pag-ibig. Kung susumahin mo ang batas ng mga Hudyo, aabot sa halos 700 lahat. Isipin po ninyo, nang i-zero in, i-summarize lamang ni Kristo ang lahat ng mga batas na ito, nag-concentrate lamang siya sa isang batas. At ito yung batas ng pag-ibig. Ang sabi dito, sa batas ng pag-ibig, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises. Na para bang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung wala ito, walang kwenta ang batas. At kung susunod kayo sa batas, dapat ito ang pangunahing guide nyo, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Because love is the fulfillment of law. Ang pagmamahal o pag-ibig, ang kaganapan, ang kukumpleto sa batas. Sapagkat kapag tayo sumusunod sa batas, sa ngalan ng pag-ibig, higit pa sa hinihingi ng batas, higit pa sa nire-require ng batas, ang ating pakikita, ibibigay, ipararamdam, ipamamalas. Ganyan ang ginawa ni Ruth. Katulad ng sabi ko sa inyo, walang masama sa ginawa ni Orpah. Sa ngalan ng batas, sa ngalan ng katarungan, nakafulfill siya. Pero si Ruth, sa ngalan ng pag-ibig, yung ginawa ni Orpah,
ginawa na niya. Yun ang sinasabi ng batas. Yun ang in-expect sa kanya. Pero dinagdagan pa niya. Sinulit pa niya. Kumbaga, sakto lang. Pero yung ginawa ni Ruth, sobra, sobra. O isipin po ninyo, ano ang sabi ni Ruth kay Noemi? Kung saan ka magpunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka maninirahan, doon din ako maninirahan. Ang bayan mo ay pakikisamahan kong maging bayan ko. Ang mga Hudyo, kahit hindi ako Hudyo, pakikisamahan ko ng mga kababayan ko, kahit hindi ako Hudyo. At ang Diyos na sinasamba mo, Diyos ding sasambahin ko. Ay, matindi. Eh, pwede namang kung saan ka magpunta, ako ay pupunta. Kung saan ka manirahan, ako ay maninirahan. Yung mga kapwa mo Hudyo, kahit hindi ako Hudyo, pakikisamahan ko. Pero hanggang dun lang, ayun. Kasi parang ganun lang din ang ginawa ni Noemi na biyanan niya. Diba, napadpad sa bayan ng Moab? Nang mapadpad sa bayan ng Moab, ang isang Hudyo na si Noemi, kung saan nakatira si Ruth, doon siya nanirahan. Kung ano ang mga kababayan ni Ruth, pinakisama ni Noemi. Pero mukhang hindi niya sinamba ang sinasamba nilang mga Diyos-Diyosan. Sobra na! Pero tingnan po ninyo ang ginawa ni Ruth. Yung hindi ginawa ni Orpha, maging ng biyanan niya, ginawa niya. Sobra. Minsan nasabi ko na sa sermon ko, di ba? Ibang magmahal ang taong mapagmahal. Kulang ang salitang sobra. Paano mo makakalimutan? Paano mo ma-ignore? Paano mo ma-set aside? Paano hindi mo manonotice? Paano hindi mag-stand out yung mga taong ganyan? Parang ganito lang. Noon pong ako'y nasa Baguio, patay ang lola ko. Ang lola kong ito ay taga Nueva Vizcaya, Solano. Actually, hindi ko po ito direct na lola. Kapatid lang ng lola ko. Okay? Kaya pwede na akong hindi pumunta. Kasi nga, mayroong kaming week-long retreat sa Baguio. Hindi ko naman kasi diretsyong lola. At kung pupunta naman ako, ang pinakamalapit na ruta from Baguio to Vizcaya, yung Ambuklao Road na yon. Nakaw! Sabi ko nga kay Father Pope na nakadaan na doon, kabayan, okay ba yung daan? Ang sabi nung kabayan ko, lalo na kapag gabi daw, magdasal ka na lang. Eh di natakot na ako. Kasi talagang bangin ang iyong hulugan. Matagal na sigsag. Napakahabang bituka. Tapos, magta-travel ako gabi pa. So pwede na talaga ako hindi pumunta. Isa pa, kung ako'y mapupunta, Baguio, Vizcaya, ibabalik ako dito ng alas 5 sapagkat may pakumpisal ako, may misa pa, tapos may susunod pa rin misa. Hassle. Kaya pwede na talagang hindi pumunta. Dahil ako'y nasa Baguio naman, obliged kaming mag-retreat kasama ang obispo. Pero alam ninyo, hindi ako natahimik. Hindi ako matahimik. Kaya nagpaalam ako kay Bishop, pinayagan naman ako. Kahit hindi ko direct na lola. Kasi isipin po ninyo, eh kung hindi ko naman direct na lola, eh bakit ako magkakasaya ng panahong pumunta ng Vizcaya? Dahilan? Iba si Lola Nene. Hindi ko siya direct na lola. Hindi rin naman ako direct na apo. Ganun lang naman yon, vice versa. Hindi ako anak ng anak niya. Anak lang ako ng pamangkin niya. Pero ibang klaseng pagkalola ang naramdaman ko sa kanya. Baka nga yung ginawa niya sa akin, higit pa sa ginawa ng aking tunay na lola. Sabi ko nga sa sermon ko, nandun pa yung ibang mga kapatid ni lola. Nung una, nag-aalangan akong sabihin sa sermon ko kasi baka may magtampo. Pero totoo naman eh, mabait silang lahat, yung mga kapatid ng lola ko, pati yung direct na lola ko. Pero sa kanilang lahat, nag-stand out siya. I mean, yung obligasyon niya sa akin, na hindi naman niya ako direct na apo, ibinigay na niya, nilampasan pa niya. So, paano mo matitiis? Paano mo masaset aside? Paano mo hindi pupuntahan kahit delikado man? Paano mo makakalimutan? Katulad lang din yan. Halimbawa, pareho mong mahal ang mga magulang mo. Meron nga tayong kakilala. Halimbawa, yung ama, nagloko, mahal pa rin niya.
ganyan naman ang nakakahanga sa mga anak. Okay yan, ayos yan. Pero aminin mo sa sarili mo, kahit mahal mo sila pareho, iba yung magulang mo, alam mong naging faithful at nagsumikap, nagsakripisyo talaga para sa inyong pamilya. Tama namang walang paborito dapat sa mga anak, ha? Dapat talaga pantay-pantay ang pagtingin nyo sa mga anak nyo. Pero, di mo maiwasan. Kasi iba yung isang anak mo. Kasi hindi sumasagot sa'yo. Kasi minamahal kang talaga. Napaka-expressive, napakalambing. At higit sa lahat, kahit may sariling pamilya, binibigyan ka pa rin. Inaalala ka pa rin. Di ka natitiis. Kahit ikaw na lang halos ang lagi niyang hinihingan, komportable siyang manghingi sa'yo. Komportable kang manghingi sa kanya kasi sa lahat ng anak mo, siya yung hindi mo mararamdamang sinusuma, yung binibigay sa'yo. At siya rin yung anak mo na hindi ka pa humihingi, pinibigyan ka na. O paano mo hindi maituturing na iba? Paano mo hindi masasabing iba yung anak kong yan? Sige nga. Ikaw mismo nagtatake. Pare-pareho mo silang pinasuso. Pare-pareho sila ng pinakain mo. Pero iba, mas mahal ka. Pare-pareho mong mahal ang mga kapatid mo. Ayos yan. Pero hindi kita masisi kung iba yung pagtingin mo sa isang kapatid mo. Alam mong may pinakamalasakit sa iyo. Yung hindi ka tinitingnan bilang kaamay, kakumpetensya, yung hindi nagseselos sa iyo, at hindi mo rin mapagselosan kasi kahit siya yung binibigyan ng pagmamahal ng mga magulang mo, ibinabahagi naman niya sa iyo. Iba yung kapatid mong yan, di ba? Pare-pareho mong mahal ang mga kaibigan mo, pero sino mag-stand out para sa'yo? Yung kaibigan mong talagang nandyan para sa'yo. Oh, diba? Hindi masasamang tao yung hindi iba. Kaya lang, pare-pareho lang sila. Hindi sila masamang tao, pero pare-pareho lang sila. Ang binibigay ay sakto. Kaya iba yung nagbibigay ng sobra. Mag-stand out talaga. Makikita mo talaga, mapapansin mo talaga, at hindi mo makakalimutan talaga. O tingnan po niyo si Orpha. Meron ka bang narinig, katrabaho, kaklase, kapitbahay, pangalang Orpha? Wala. Merong sigat, si Ofra, pero hindi Orpha. In fact, ang sabi sa isang trivia, ang pangalan talaga niya na ibibigay sa kanya ay Orpha. Pero nagbago yata ang isip, di ko alam kung sino. Sabi, wag nang Orpha, ang hirap tandaan, ang hirap kasing bigkasin. Kaya ginawang Ofra. Kapatid, do not be an Orpha. Huwag kang maging si Orpha. Yung sakto lang ang bibigay mo, yung hindi mo sosobrahan kahit papaano, si madali kang makakalimutan. At magiging kaparehas ka lang din ng iba dyan. On the other hand, tingnan mo si Ruth. Meron tayong mga kakilalang ang pangalan ay Ruth. Meron tayong Song of Ruth. Wherever you are, I will go. Parang ganon. Kantahin na lang natin mamaya. At naging maganda ang buhay ni Ruth. Kung ipa-fast forward natin yung first reading, alam po ninyo, napunta sila ng Bethlehem, lugar ng mga Hudyo. Sabi ni Ruth kay Noemi, kukuha ko ng sobrang ani. Kasi ang mga Hudyo, kapag umani na sila, yung mga sobra, hindi na nila kukunin para na yun sa mga nangangailangan. So si Ruth ay pumunta sa isang sakahan. Napakalawak ng sakahan. Kung bakit ang kanyang napuntahan ay pag-aari ni Boaz. Yung magkakagusto sa kanya ay isang Hudyo. Mag-aahon ng buhay niya financially at ng buhay niya spiritually. At alam niyo ang isang magugustuhan ni Boaz tungkol sa kanya, ang sasabihin ni Boaz sa kanya, hanga ako sa iyo kasi pwede mong iniwan yung biyanan mo, inalagaan. Paraphrasing this, hanga ako sa iyo kung magmahal, hindi sakto, kundi sobra. Akalain ba ninyong ang nakanotis lang ng pagmamahal niya ng sobra ay tao? Yung blessing na yun, galing sa Diyos yun. E biruin mo, napakalaki nung sakahan, ekta-ektarya. Abay, ano yung chamba? Hindi. It was God working in Ruth's life. Kasi kapag ang tao nagmamahal ng sobra, walang ibang makagaganti sa kanya. O sige, yung magulang mo nagmahal sa inyo ng sobra, nagantihan mo? Hindi. Hindi mo kayang gantihan ang tao nagmamahal ng sobra. Kaya sino ang gaganti sa tao nagmamahal ng sobra? Ang Diyos. Kasi ang Diyos, kapag gumanti, siksikliklik at umaap. Basta huwag kang pasusubok sa kanya. Huwag kang magmamahal ng sakto. Magmahal ka ng sobra. Tingnan po ninyo, magsisimbang gabi na naman.
malamang basahin na naman natin yung Talaang Kanan, Family Tree of Jesus. Natatandaan niyo yun? Ama ni ganito, ama ni ganun, ama ni ganito, ang puro ama. Wala pang nanay yan. Eh kasi nga ang kanilang kultura ay makalalaki. Kaya ang binabanggit lang ay mga lalaki. Pero bukod sa ilang babaeng binanggit, katulad ni Maria, babanggitin ang pangalang Ruth. Kung babasahin nyo ito, kung ipa-fastword nyo, wala na kayong maririnig na pangalang Orpha. Wala na. Pero ang pangalang Ruth, maririnig at maririnig nyo. At kasama pa sa Talaang Kanan ni Kristo. Ayaw natin ang nakakalimutan tayo. Ayaw natin yan. Gusto natin naalala tayo, na-offend tayo kapag nakakalimutan tayo. Gusto mong huwag makalimutan? Kahit na ng asawa mong nagtaksil sa'yo, kahit na magkaroon siya ng ibang pamilya, kahit ng anak mong balasubas na walang respeto sa'yo, kahit ng kapatid mong walang balasakit sa'yo, kung gusto mong makapaghiganti sa kanila, yung higanti na hindi mo sila gagawa ng masama, yung gagawan mo po rin sila ng maraming mabuti. At yung marirealize nila sa huli, bakit ito ang sinamahan ko? Ibang magmahal ang misis ko. Ibang magmahal ang asawa ko. Bakit ko pinagpalit ang magulang ko sa mga kaibigan ko, sa mga kabarkada ko? Ibang magmahal ang mga magulang ko. Gusto mo makapaghiganti sa taong nakakalimot ng halaga mo? Magmahal ka pa rin ng sobra. Kasi maikukumpara ka nila, hindi ka nila makakalimutan. At lalong hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. That's heaven! Ibig sabihin ng quote na yon, the best ang heaven. Sapagkat the best ang Diyos. The best lang din ang napupunta ng heaven. Diba sabi ng atin, Panginoon, kung ang kabanalan mo ay katulad lang ng kabanalan ng mga scribe at Pharisee, you will not enter the kingdom of heaven. Hindi ka lang sa hindi makakalimutan ng tao. Kahit na ng kaaway mo, hindi ka niya makakalimutan. Tandaan mo, hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Kapag nagmamahal ka ng sobra, hindi ng sakto. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pangdiriwang na ito.